Ginulay na mais naman po tayo sa maulang maghapon. Magandang araw. Pagka-uwi nga ni Papa Bernard galing sa trabaho ay lumabas daw kami para bumili ng ulam. Kaya naman nagtingiting kami ng isda at gulay. At nakabili nga kami ng galunggong na halagang 70. Gusto niya daw kasi ng piniritong isda na may sinabawang gulay. Pero bago ko nga siya tinanggalan ng hasang ay inalis ko muna yung mga plato dito sa lababo. Namahaw kasi yung dalawa kong batuta at hindi ko agad nahugasan. Kaya naman bago ako magluto ay tatanggal lang ko muna at huhugasan ko muna itong mga ito. Nahihirapan talaga po akong kumilos kapag nakikita kong punong-puno ang lababo. Hinuli ko na nga itong kawaling na sunugan ng tusino kaya naman medyo maitim. At dahil nainip nga ang Papa Bernard ay siya na daw ang magugulay nitong mais. Linisin ko na nga lang daw ang banggarahan para pag niluto niya ito ay wala ng kalat. Nakakatuwa nga at nakachempo kami ng mais sa labasan. Pagka ganito kasing puting mais ay ginugulay namin to lalo na't sariwa pa. Napakasimple nga lang nitong lutuin pero masarap lalo na yung sabaw nito at talaga mapaparami ka. Naalala ko tuloy nung high school pa ako. Kod kasi ng bahay nila ate na tinitirang ko ay hindi pa dati subdivision yon. Yun ay taniman ng mais. At tuwing nagha-harvest silang mais ay tuwan-tuwa kami kasi nabibigyan kami. Kaya naman noong mga panahong yun ay maya't maya kami naglalaga ng mais at ginagawa na naming almusal at merienda. Yun nga lang wala na yun ngayon at subdivision na siya. Ilalahok nga din pala natin to sa ating ginulayang mais para mas masustansya ang ating sabaw 40 days video. At habang inaasikaso nga ni Papa Bernard yung mais niya ay tinatanggal lang ko na tong hasang at tapos na rin ako maghugas ng plato. O diba, mas maalwan talagang kumilos kapag wala ka nakikitang kalat dito sa lababo. Konti nga lang din pala ang binili naming isda at medyo mahal na rin eri. At alam nyo bang pagkatapos tanggalan ito ng mga butil, ikinakayas pa itong ganito para masaid mo yung katas ng mais para malasa talaga. O diba? Walang sayang talaga pag nagugulay ng mais, char. At eto nga, nagpakulo na kami ng tubig na may bawang, paminta at konting pampalasa para ginulayang mais. Sinabay na rin ni Papa Bernard ang pagpiprito ng isda para sabay-sabay nang matapos. Nagugutom na din daw talaga siya kaya siya na magluluto para mabilis-bilis at salagi ako pala yung mabagal. Nyos ko day. At nung kumukulo na nga yung tubig natin, ilagay na natin ng mais para lumambot na siya. At trabaho lang ang pagluluto nito pero pag natikman nyo naman ay talaga namang masarap. Kinahalo-halo nga lang ni Papa Bernard yan para hindi masunog at alam nyo naman yung kalangko ay nakakasunog talaga. At habang pinapalambot nga yung mais ay hinihimay ko na tong malunggay natin at isasabay na doon sa isang gulay na kasama. Buti na lang si Papa Bernard na nagluto at least nakakalaslas tayo ng gawain. Char. At nung alam na nga nating luto na yung mais, ilagay na natin yung talbos ng sili. Isa rin ito sa magpapalasa at magpapalinamnam ng ating sabaw. Dahil nga tapos na rin ako maghimay ng malunggay, isasabay ko na rin para sabay-sabay na silang maluto at maya-maya ay tapos na rin yan. O diba? Parang nasa bukid lang tayo. Ang sarap ng ating ulam, pritong isda na may sabaw. Pagkalagay nga ng mga gulay ay maya-maya ipinatay na rin niya ni Papa Bernard at luto na ang ating ginulayang mais. Charan! Apakasarap po talaga nito kaya subukan nyo na po. Char. Hinintay nga lang po namin matapos yung piniritong isda at kumain na rin kami kahit medyo maaga-aga pa. Talaga naman si Papa Bernard ay hindi na makapaghintay. Bagay, mas masarap din naman kasi itong kainin kung mainit-init pa, lalo na ang ating sabaw. Kaya naman, kain po tayo! At kung hinahanap nyo naman po dyan si Kuya Brent, eh kumakain na rin po nandun sa may computer niya. Hindi namin maistorbo, nyos ko day. O siya, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Paalam!